Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. Ayan po, welcome ulit dito sa ating live update. Kasama niyong muli si Miss Lynn ngayong araw. Okay, so, eto po. Tayo tayo ngayon sa ICSA Kuwait City Branch. So, ngayong araw, dinisas natin kung ano yung mga events ngayong October. So, ngayong October, meron tayong mga incoming orientations. Kasi nag-live kanina si Miss Rachel discussing about sa, sa health and social care orientation natin. So, yan po is scheduled this coming October, Saturday. Ano po, no? Abulat naman ako. Paiwagan. So, hello po. Magandang hapon sa inyong lahat. So, ayan po, no? So, scheduled yung ating orientation sa mga kababayan natin na gustong magkaroon ng idea kung magkano yung, ano, yung, or ano yung pag-aaral, magkano yung enrollment sa ating isa sa mga in-demand course, yung tinatawag natin na health and social care. So, sa ating health and social care course is available na yung ating Saturday batch open for enrollment for November. So, for November classes po, no? So, sa mga gusto magkaroon ng idea kung paano ba yung pag-aaral, ano ba yung procedures ng enrollment, ano ba itong tinatawag natin na health and social care, attend kayo this coming ano po, no? Saturday, October 14 at 1 p.m. So, pwede kayong mag-attend face-to-face or pwede rin kayong mag-online. Ibibigay natin yung Zoom meeting link para at least sa mga iba na hindi available ng Saturday pero available ng Monday. Kasi ngayon, nag-open na tayo ng Monday batch. Kasi nga, as per sa demand ng ating mga OFW ng kababayan na hindi available every weekend. So, ginawan talaga ng paraan ni ICSA na i-open yung weekdays ng ating health and social care, which is every Monday, 10 a.m. to 2 p.m. Okay, so good news sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa, ano no, sa restaurant, sa ano no, sa mall or sa mga apparels na which is yung off talaga nila is weekdays. Hindi sila available na mag-off ng Friday, Saturday or Sunday. So, ginawa ng paraan ni management na makapag ano tayo, makapag open ng batch for weekdays which is every Monday 10 a.m. to 2 p.m. So, sa mga manunod natin, if you have questions, pwede kayong mag-message dito sa ating comment box below. So, kasi ito is live chat, so welcome yung ating mga, questions. Kung meron kayong questions regarding with the course, pwede kayong mag-message dito sa atin. Okay, pwede kayong mag-comment dito sa comment box below para at least masagot natin, no, directly here from admin. Okay, so, kasama doon is open din yung ating new course, yung ating hospitality and tourism management. So, yung hospitality and tourism management natin, kung kayo naman po, hello po, Ma'am Aljur. Ano yung pangalan? Sorry, Mama, kasi baliktad ba yung pangalan mo? Rona? Tama ba? Ayun, hello po, good afternoon. So, ayun po, no, sa ating mga ano kababayan, which is yung passion naman natin is in line with hotels and restaurants na gusto kayong magkaroon ng diploma, ito na yung ating course, which is diploma course, which is major siya sa hospitality and tourism management naman. So, magsisimula siya this coming Friday, October 13 at 9:30 in the morning. So, magkakaroon tayo ng free startup class or trial class sa mga kababayan natin na gustong experience kung paano yung pag-aaral dito sa ating hospitality and tourism management, pwede kayong mag-attend sa first session para at least magkaroon, mag-meet kayo ng instructor and then, alam nyo, kung paano yung pag-aaral on the first day. Yes po, Ma'am Vic Tejada, ask lang po, Ma'am, how much po yung culinary education? As of the moment, Ma'am, ngayon, wala kaming culinary ha, kasi di ba yung culinary is more on baking, pastries. So, wala pa. Hopefully, kung meron tayong ano, kasi kailangan na ng facilities eh. Kasi pag culinary, it's more on food preparation. So, yun na yung next target ni ICSA. So, one step at a time tayo. So, ngayon, nag-open tayo ng new course, which is yung Hospitality and Tourism Management na magsa-start this coming Friday, October 13 at 9:30 in the morning. Okay, so join kayo. Kung available kayo ng Friday, join kayo. Pwede kayo mag-attend online. Or pwede kayong bumisita or pumunta kayo dito face-to-face class. Kasi available siya for face-to-face class. Ma'am Aljur, may online class po ba, ma'am, ang health and social care? Yes po, available pa rin yung ating online class para sa health and social care. Kasi nga, syempre, may mga kababayan tayo outside Kuwait na hindi makakatin ng face-to-face dito sa Kuwait. So, ina-available pa rin natin yung ating yung health and social care online classes. So, para sa more information, paano pwede kayong mag-attend sa
sa orientation natin or yes, message kayo dito sa ating online ano naman enrollment. Nasa Kuwait pa tayo, Ma'am Aljur, or nasa out sa ano, ibang bansa tayo ngayon? Kung nasa ibang bansa kayo ngayon, pwede kayong mag-enroll through online process. Message mo lang kami dito sa admin. And then, provide lang ng inyong credential, requirements, yung picture, passport copy, school credential. Depende sa qualification ninyo. Kasi available pa rin naman yung level 3 natin na diploma, and then yung level 4. Okay, so yung level 3 natin is open for everyone, which is 16 years old and above. Okay, so yung level 3 natin, tandaan nyo, level 3 natin is equivalent siya sa senior high school graduate. Okay, kasi sa atin sa Pilipinas, meron tayong ano, high school, first year of college, second year of college, third year of college, ganyan din sa UK. Meron silang level 3, yung level 3 is equivalent to senior high school, level 4 is first year of college, level 5 is second year, third year of college, level 6 is ano na, completion na ng bachelor degree. So, depende sa qualifications natin and yung requirements natin. Okay? Hello, good afternoon, Ma'am Che Montejo. How to join lang sa pre-orientation class in online? Yan, Ma'am, we will be sending you dito sa inyong ano comment. So, magsasend kami sa inyong inbox maya-maya after the live ng ating link para sa pag-attend ng orientation. Okay? So, at least magkaroon kayo ng idea kung paano ba yung content ng course, ano ba yung mga job opportunities, ano ba yung mga number of percentage ng opportunities ngayong, ano no, ngayong taon of 2023. Kasi nga, napakalaki talaga yung need na kahit sa anong bansa, pa New Zealand ka man, Australia, Canada, US, European countries, na mga health care provider. Yun talaga yung pinakamabilis na magkaroon ng job opportunities. Kaya yun yung mostly na kinukuha ng mga estudyante natin. Yun yung pinakabiggest, ano, tawag niyan, students, number of students natin, which is yung health and social care. Ma'am Anna Rose, ayun po ma'am. Thank you po for ano sending ng ano ng full name ninyo. Okay, hello. Nasa reception kasi ako ngayon ha, medyo AutoCAD. Yes, you. For AutoCAD? Which course? Airline ticketing course. Miss Rachel will be guiding me. Okay, thank you. So ayun, so nasa reception tayo kaya medyo nakaano tayo na tawag niyan. Yung mga dumadating na mga estudyante, may nag-i-inquire, so kaya naiwan ko yung minsan. So ayun, so high school graduate Ma'am Mavic, pwede po kayo ma'am sa level 4. Okay, so which is first year of college. So ang requirements na natin doon for initial is yung civil ID ninyo, or passport copy kung nasa outside Kuwait kayo, and then picture. And then yung inyong school credential, tulad ng yung high school diploma, kahit scan copy lang, pwede nyo i-comply or to follow up. Okay? So, pwede yun. So, sa high school natin, kung high school graduate kayo, pwede kayo sa level 4. Ha? Okay. So, sana namin kayo mamaya ng, ano, ng Zoom meeting link para sa orientation this coming Saturday. Para at least magkaroon kayo ng idea. Okay? So, sa mga manunod natin, thank you for attending our ano po no ating live chat dito sa ICSA. But at least no, meron tayong ano conversation at saka syempre malinaw din sa ating mga kababayan na nagme-message sa kung ano yung course na gusto nilang atenan. So si Ma'am ano po, si Ma'am Aljur is interesado sa ano natin sa online class ng health and social care. Actually, during pandemic, mostly na mga estudyante natin is nag-attend, syempre, sa online live interactive class. And mostly, na mga graduates natin, they are, ano po, nagtapos sa ating online live interactive class. Kasi wala namang difference. Yun nga lang. So, yung difference is physically, nagpupunta kayo sa klase, sa school mismo kapag face-to-face. Kapag online, doon naman kayo. Kasi yung klase naman, andun yung instructor ninyo sa harap. So, online yun siya, andun yun siya, nagde-discuss. Ganun din, parang sa face-to-face, andun yung sarap ninyong instructor, nakikinig kayo, nag-discussion. Ganun din kapag nasa virtual or online class tayo. Okay, so ma'am, ito sa ating tourism and hospitality hospitality and tourism management is available siya for 750 KD, pero naka-special offer siya sa ngayon. For more details, kung pwede kung paano siya or magkano yung monthly fees niya, pwede kayong mag-message sa ating WhatsApp number, and then si Miss Rachel sa ating +965-993-02850. Pwede kayo dito sa atin sa admin sa +965-976-74076. Mamaya po, may mag-response sa inyo si Miss Joy and si Miss Rachel sa inyong mga queries po dyan, no? Para tis yung written form na reply dyan sa mamaya. Okay, sisend sa inyo.
Ano siya, ma'am? Available siya ng 9 months. Available din siya ng 18 months course duration. Okay? So, ito kasi 9 months siya kasi 18 months course duration. Yung monthly fee lang naman yung difference. Pero the same credential, the same topic, yung i-discuss ninyo sa klase. Okay? Pinahaba lang natin siya to 18 months kasi nga, minsan, hindi kaya ni students yung monthly fees kapag sa 9 months. Kapag sa 18 months, medyo mabababa yung ano natin, monthly fees. Kaya medyo pinahaba siya yung duration. Ah, okay, ma'am. Aljur. Wait ako, ma'am. Naka-enroll na ako, ma'am. Naka-freeze lang po. Ah, okay po. So, ayan, dito sa course natin, kasi hindi mo naman maiwasan, meron tayong mga financial problem, meron tayong emergencies, pwede nyo siyang i-freeze yung course ninyo. And then, balikan nyo lang. Huwag nyo lang palagpasin ng 5 years, ha? Kasi medyo mahaba na yung validity ng course, especially sa diploma. So, kailangan nyo tapusin yung course ninyo within the validity period, which is yung 5 years. Although yung course niyo is ano naman available siya for 9 months or 18 months, pero nagbibigay ng ano duration or validity si ICSA kasi hindi mo naman maiwasan minsan meron tayong emergencies na kailangan ano atendehin. Okay? So yan sa ating mga manood, thank you po for watching our live chat ngayon. So kung meron pa tayong questions, pwede kayong mag-message dito sa ating comment box below. Okay? So yan, we are inviting you po din sa ating ano startup class for Friday Office Management Training Course. Kung target nyo naman into management skills, gusto nyo magtrabaho as an admin, as a manager, as a supervisor, ito yung kakailanganin niyo, yung ating Office Management Training Course. Kasama rin dito, kapag balak nyo magnegosyo, is magandang training rin to, starting ground as a training for gusto nyo magpatayo ng sariling business. Kasi dito sa office management, i-discuss din yung business proposal. Ano ba yung mga in na business na pwede natin ipatayo sa panahon ngayon. So, andun yun lahat, mga feasibility studies, ano ba yung consider kung gusto nyo magpatayo ng business. Yun i-discuss. At matutunan ninyo yung mga skills na kakailangan ninyo sa office management natin. So, yung Friday batch natin is open for enrollment. Every Friday siya, 3 p.m. to 6 p.m. Okay. Ma'am Vic, sa ano yan, ma'am, no? Sa Hospitality and Tourism Management. Okay. So, naka-special offer siya ngayon, ma'am. So, instead of regular fee natin na 45 kd per month, naka-special offer siya for only 35 kd per month for 18 months course duration po. Okay? So, yun. So, mamaya-maya, isasend rin sa inyo yung message ni, ano, ni Miss Joy dyan sa inyo, yung full details sa inyong inbox mamaya about sa payment, sa requirements, and then sa procedures kung paano mag-enroll. Nasa Pilipinas, nasa ano kayo ngayon, ma'am? Nasa Kuwait ba tayo ngayon? Okay, so mayroon tayong mga estudyante ngayon na mag-enroll siya sa airline ticketing. So, yung airline ticketing natin is open din for enrollment. Kung yung passion ninyo naman is in ticketing field or in as a ticketing agent, yun, available din yung ating airline ticketing training course. Ayun, nasa Kuwait kayo, ma'am, no? Ma'am Mavic, yes po. So, pwede kayong mag-bisita dito sa atin sa office. So, located naman tayo dito sa Kuwait City. Kung familiar kayo sa KFC sa Malia, tabi lang noon is Panasonic Tower. So, akyat lang kayo 8th floor. Pwede kayong bumisita dito and then consult kayo kung ano ba yung gusto ninyong course. Ano ba yung target ninyo na employment. Para at least makatulong tayo for suggestions and ano na consultation. Kung ano ba yung magandang course na para sa inyo. Depende sa ano yung purpose ninyo. Kung purpose nyo ba is mag-migrate sa ibang bansa. Kung purpose nyo ba ganitong trabaho. Kung target ninyo na bansa is eto. So ano ba yung mas magandang course na intake. So nakadepende sa purpose ng ating mga OFW or ating mga kababayan, kung ano ba yung gusto nila in the future na maging trabaho or mapupuntahan na bansa. Okay, so kasi mostly sa mga pupunta dito sa estudyante na kumukuha ng diploma, it's either gagamitin nila for, ano no, for employment sa Canada, sa UK, sa New Zealand, sa Australia, or sa iba't ibang bansa. Okay, nakadepende to. So, pwede kayo pumunta dito sa office, bisita kayo, and then, yun, consult lang kayo, wala mang problema. Walang bayad yung mag-consult dito. Okay, so, punta lang kayo dito. So, we are open every day except Thursday from 9 o'clock hanggang alas 7 ng gabi. So, punta lang kayo, bisita lang kayo dito, and magtanong lang kayo kanino yung mga ano possible na bagay sa inyo na course at makakatulong kung ano ba yung future plans natin. Okay?
So, Mama Vic, punta po kayo or attend kayo this coming Friday po, ha? Para at least, yun, magkaroon din kayo ng kalinawan regarding sa interested ninyong course, which is yung Hospitality and Tourism Management. As for Ma'am Ann Rose, Ma'am Anna Rose, yes po, I will be sending you po yung inyo, yung ano, yung Zoom meeting link para sa this coming Saturday orientation at maka-attend kayo. Okay? So, yan. So, pa available yung course natin. Ito mga UK Diploma, it's either on face-to-face class or online class. So, pili lang kayo kasi ginawa talaga ni management na maging available yung course depende sa availability ng mga students natin. It's either online or it's either face-to-face class. Okay? So, yan. Once again, ano din, in reminder din sa mga graduate students natin or graduating candidates for graduation, reminder lang na ano po no, na deadline of registration and payment ng graduation fee is this coming October 14. So kailangan niyo na i-finalize kasi nga nag-arrange na tayo ng seating arrangement and also yung ano pa other arrangement para sa ano sa graduation. Ayan, busy kasi kami dito sa reception. Okay, so ayan, maraming salamat sa pag-attend dito sa ating live update and see you sa mga ano no, sa ating mga participants this coming ano natin orientations, sa ating health and social care orientations and sa ating hospitality and tourism management startup class. Okay, so maraming salamat at see you next time kasi medyo busy na ngayon sa reception. Okay? Bye-bye.